Good morning mga ka-under, E-Rider here. Kumusta naman kayo dyan? Eto, nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Nagcarlan, Laguna. Wow, ang ganda ng view mga ka-under oh. Nakita niyo yung bundok na yan. So, pauwi na ako papuntang Cavite. Galing ako kay Mami. So, uwi na ako sa Cavite. Solo ride lang tayo today mga ka-under. Ito, gamit natin si Maximus. O nga pala, si Maximus yung aking BR400. And minsan kasi nalilito ako dun sa dalawa eh. Minsan napapagkamalan kong Maximus yung aking EcoSport na sasakyan. Yun pala ay si Maxine. Ito si Maximus ng aking BR400. So, ito, pauwi na ako. Papunta na ako ng Cavite. Solo ride, joyride lang mga ka-under. And ito, sasamantalahin ko na rin yung magpapasalamat na rin ako mga ka-under sa inyo. Ay mga ka-under, saglit lang. Ito yung lugar na first vlog ko. Unang-unang vlog ko, 1 year ago. Ito, ito yung lugar na to. Kaso, wala na, may koral na siya oh. Tapos, ang tataas na ng damo. Hindi na siya nalilinis. Yan, nakita niyo yung bundok na yan. Yan, ito yung unang vlog ko. Yan, sa Lawagin. Nagcarlan, Lawagin. Yan. Oh, anyway, balik tayo dun sa aking yun na nga, sasamantalahin ko na yung pasasalamat sa inyo mga ka-under, mga ka-e-rider, sa aking mga solid subscriber dyan, sa mga tumulong sa channel ni e-rider, thank you. At monetize na po tayo, so nasa 1.34k na ang ating subscriber. Salamat po sa inyong lahat. Hindi dahil sa inyo hindi ko marating to, sobrang saya ko. Alam ko nag-uumpisa pa lang ako, pero para sa akin isang achievement, parang napaka tumatayo balahibo ko mga ka-under, grabe. So thank you sa inyo, thank you very much sa suporta nyo mga ka-under. Salamat po, God bless us all mga ka-under, thank you. Sobrang saya ko, sobrang napasaya nyo ako. And also mga ka-under, please, nag-uumpisa pa lang kasi ako, yung mga ads ko huwag nyo namang i-skip. Tapusin nyo. Tulong nyo, lubos-lubosin nyo na rin yung tulong nyo mga ka-under. Salamat po, maraming salamat sa inyong lahat mga ka-under. Thank you very much, I love you all. Especially my solid subscriber dyan, maraming salamat sa inyo. Ronel Bulima, shout out sa inyo. Yan mga solid subscriber ko yan. Sila CJ, sila Itoy, yan mga kamag-anak ko na rin. Salamat sa inyo sa tulong nyo. Inulungan nyo ako, hindi nyo ako pinabayaan. Salamat sa lahat ng mga tumulong sa akin, mga kamag-anak, mga kaibigan, at saka kahit di mga kamag-anak na nag-subscribe sa akin, thank you. Salamat po. And o nga pala mga ka-under, meron akong sasabihin sa inyo. Abang-abangan nyo lang po, kasi dahil umabot na tayo ng 1k migit, so na monetize na tayo, ako naman ang magbibigay sa inyo ng syempre konting blessing lang naman. Papaparapol, abangan nyo ang aking mga pag-giveaways na mga riding jacket, gloves or mga knee pads. Syempre di mawawala dyan ang pinaka number one nating pang parapol, yung ating helmet. Sana all. Yan, helmet. Abang-abangan nyo lang mga ka-under. Abang-abangan nyo, dahil mamimigay tayo ng paparapol tayo ng helmet. Syempre pipili tayo ng magandang helmet. So abangan nyo na lang po. Sa susunod kong vlog, i-announce ko na kung anong helmet na paparapol ko. Yun ang uunahin natin mga ka-under. Thank you sa inyo ulit. Salamat sa inyong mga suporta. I love you all. Okay, nasa na ba ako? So, andito na tayo ngayon mga ka-under sa shortcut pa rin ito.
tiyok niya. Shortcut pa rin tayo, nag-curlan pa rin ito, pikahabaan ng nag-curlan sa Buena Vista na ata ito. So, ang ganda ng daan nila dito mga ka-hunter, kala mo hindi pa dinadaanan yung kalsada dito. Napakalinis na, nakikita nyo siguro yan. Ayan o, oh. Diba? Napakaganda ng kanyang kalsada, malinis. Tapos, nakita nyo yung mga view. Sarap. Tapos, malamig ang klima. Ang sarap dito magmotor. Diba? Dire-diretso lang ang daan. So, ito. Gusto ko lang i-kunting ano lang information about kay Bristol 400. So, way back September 4, mga ka-under, nabili ko tong first big bike ko. Nandun yun sa vlog ko sa Bristol Company, sa may main branch sa Caloocan. So, ayun nga, 8 months na siya. 8 months old na siya. So, yung pagkabili ko nito, mga siguro after 5 days, nagpalit kagad ako ng bagong gulong. Yun. Palit ako ng bagong gulong kasi yung gulong niya na stock medyo may kalihitan. Kumbaga, yung potential ng motor, yung character ng pagkabrusko niya, parang hindi na mamatch doon sa motor, yung kanyang gulong na stock. So, nagpalit tayo ng dual sports na 5 tires. So, nagpalit ako ng 120, 70, 17 sa harap. At sa likod naman niya ay 150, 70, 17. Yun ang pinalit ko. So, ayun. Napakaganda. Nakita niyo naman siguro. Bumagay sa motor. Lumabas yung potential niya. Lumabas yung character ng motor. Yung pagkabrusko niya. Talaga ang ganda niya tignan. So ayun, then naglagay din ako ng saddle bag sa harap, meron din sa tagiliran para parang accessories lang. So wala pa naman akong mga binago-bago pa dito kasi ang sunod kong target talaga dito, gusto kong patabasan tong upuan and ipapakrome ko tong dito sa may ano, gusto ko ipa-chrome to lahat pati yung kanyang caliper. Titingnan ko kung anong bagay ba sa kanya naka-chrome para match na match dito sa aking ano, sa kanyang tank. Kasi may nakita ako sa mga ibang bansa na mga setup, ang ganda, parang ang linis na tingnan. Although maganda rin naman yung chrome black, pero hindi naman lahat chrome. So, yun. Abang-abangan nyo na lang din yan mga ka-under. Ilalabas natin yan yung kanyang ang modification itong aking si Maximus Bristol 400. Okay. So balik tayo dito sa daan. Nakita nyo naman siguro yung kalsada rito. Sarap! Tapos ang lamig pa ng singoy ng hangin. Ayan mga ka-under. So solo ride lang tayo, chill ride. Di naman ganun tayo, di man tayo mahilig tumakbo ng mabilis. Gusto ko lang malanghap yung ano ng hangin ng probinsya. Yung fresh air niya, yung palo ng hangin sa katawan mo habang ikaw ay nagmumotor. Ang sarap. Diba? Di mo ramdam yung araw, di mo ramdam yung init. Kasi nga malamig ang hangin. We'll be right back.
naka-under. Balay na ako. Balay-balay na ako. Ang aking anak. Ang aking mga alaga naghihiyawan. Thank you, Lord. Arrive safely. Babush, mga ka-under.